Filipino ika-anim na baitang. Pagtukoy sa tinig ng pandiwa. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang. Una, mapag-iiba-iba ang tinig ng pandiwa. Pangalawa, matutukoy kung tahasan o balintiyak ang pandiwang ginamit sa pangungusap. May dalawang tinig ang pandiwa. Tukuyan o tahasan ang tinig ng pandiwa kung ang simuno ng pangungusap ang gumagawa ng kilos. Halimbawa, si Warren ay lumalangoy sa dagat. Ang pandiwang, lumalangoy, ay nasa tinig na tukuyan o tahasan sapagkat ang simunong, Warren, ang gumagawa sa kilos. Balintiyak naman ang tinig ng pandiwa kung ang simuno ay hindi gumagawa ng kilos sa pangungusap. Halimbawa, si Jerome ay tinuruan ng guro. Sa pangungusap na ito, ang pandiwang tinuruan na ginamit sa pangungusap ay nasa tinig na balintiyak sapagkat ang tinukoy na pangalang Jerome na siyang simuno ay hindi gumawa sa kilos ng pangungusap. Tandaan! Ang mga pandiwang nasa tinig tukuyan o tahasan ay binabanghayan ng mga panlaping ma, nag, mag, at mang. Samantala, ang pandiwang nasa tinig balintiyak ay banghay sa panlaping in, o, hin, at, an, o, han. Halina at subukin nating sagutin ang pagsasanay na ito. Uriin kung ang tinig ng pandiwa ay tukuyan o balintiyak.